The fight against coronavirus disease or COVID-19, according to Malacañang, after the country defied the number of cases projected by a University of the Philippines study. Earlier this month, the University of the Philippines released a study predicting that the country's COVID-19 cases would reach 40,000 by the end of June. Take a look. 244. Alam niyo po, isa lang ang mensahe ni Presidente. Itigil ang politika sa panahon ng COVID-19. Pero hindi po tumitigil ang binabato nila sa atin. Kinakailangan naman po sagutin. May kakulangan daw, may kulang daw, tinanong anong kulang, bibigay namin sa iyo, wala naman pong tinatanong, walang binibigay kung ano daw yung mga kakulangan. Pero sagutin po natin, tama ba ang mga hakbang na ginawa ng ating gobyerno? Ang sagot po namin, opo, hindi po tayo perpekto. Siguro po talaga, we could have done better. Pero narito na po tayo. And one thing I can assure you, the President did the very best that he can and we are in control of the situation. Bakit ko po nasabi yan? Tignan niyo po itong graph na ginawa po ng UP. Ang UP naman po pinagtitiwalaan natin dahil sinasabi nga nila yung kanilang mga mathematical model nagkakatotoo. Pero ano yung kanilang ginawang kauna-unahang graph? Ilan dapat ang nagkaroon na ng sakit ng COVID-19 kung hindi po gumawa ng mga hakbang ang gobyerno ng ating presidente? Ang sabi po ng UP, kung wala po tayong lockdown na ginawa, eh ngayon po, meron na tayo sana ng 3.6 million cases ng COVID. 3.6 million. San po nagkulang ang presidente? Anong pa po ang dapat ginawa niya na iwasan po ang 3.6 million cases ng COVID? Tingnan naman po natin yung tinatawag na positivity rate. Ito uli po yung mga numero ng mga tao sa lahat po ng mga na-test natin. Nagsimula po tayo, mataas po yan. 13% sa lahat ng 100 na tinatest natin ay positibo sa COVID. Ngayon po, makikita natin, bumaba na po tayo sa mahigit kumulang 6 sa bawat 100. Pero tingnan nyo naman po na napakalaki na lang itinaas ng ating mga na-testing. 2.5 po na nagsimula tayo noon. Ito po yung mga daily rates. Daily po ito, no? Daily test na ginagawa. Dati 2.5 tayo noong Abril. Ngayon po nasa 15,000 na tayo per day of tests. Ang ating positivity, mga around 6%. Ano pa pong indicators? Well, ito po. Ilang bahong namamatay? Tumataas po ang numero na nagkakasakit. Ang tanong, tumataas din ba ang numero ng mga namamatay? Tignan niyo po itong graph nito. Malinaw naman po na consistent ang pagbaba ng mga taong namamatay bagamat tumataas ang kaso ng COVID-19. Now, ang sabi ng WHO, tayo daw ang pinakamabilis na tumaas na kaso sa buong Western Pacific region. Totoo ba ho ito? We beg to disagree. Siyempre po, kung titignan natin yung pagtaas ng kaso, dapat yan in relation to your population. Bakit tayo ikukumpira sa Singapore? Ang Singapore, 5 million lang po yan. Isang syudad lang po yan. Hindi pa syudad ng Quezon City o Manila. Pero kung i-divide nyo yung kaso sa per million population, ito po ang lalabas. So kung i-divide nyo po ang kaso per million population, malinaw po, hindi po magsisinungaling ang datos. Hindi po tayo ang pinakamabilis na dumami ng kaso sa Western Pacific region. Hahayaan na po namin ang datos sumagot dun sa report ng WHO.